So mga tropa, bago po tayo mag-umpisa mga tropa, ay nais ko lang muna ay shoutout. Shoutout lang muna kay Mi Abay-Abay. Shoutout po sa iyo Ami, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At shoutout ko rin po si Rasi Lanutan TV. So suportahan po natin si Rasi Lanutan TV. So shoutout po sa iyo. So yun lang po sila, no? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Yo 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 yo, what's up mga tropa, this is Obit Vlog TV and welcome back po sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at click mo na ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. So yun mga tropa, mayroon po tayong pag-uusapan ngayon mga tropa, no? So talagang nakakatakot itong pag-uusapan natin ngayon mga tropa, no? Na talagang hindi naman talaga karapat dapat gawin yon ng isang tao kapag ganong sitwasyon mga tropa, no, na matapang lang yung isang tao kapag may baril siya. So ngayon mga tropa, pag-uusapan po natin dito sa aking channel pagkatapos nitong intro. Let's go! So yun nga mga tropa, no? So yun ngayon mga tropa, pag-uusapan po natin yung nangyari kila Boon, ano? Dito sa VG House mga katropa, no, na talagang nakakatakot talaga mga katropa, no. So ang kinakatatakutan ko dito mga katropa, no, dahil nga sa pregnant itong si Carlin, di natin alam kung anong mangyayari dito, di ba, kapag ganun. At isa pa mga katropa, nakita pa mismo ni Carlin yung baril sa taong yun, ano. Talagang nakakatakot yun mga katropa, no. So kahit papalagay na lang natin ako si Bon at asawa ko ganun, so talagang magagalit talaga ako mga katropa. Hindi tama po yung ginawa ng taong yun mga katropa, ano. So tama naman sila Bon, ano, tama si Bon at si itong si Boss Tony, ano, na sinabi nga nila na sa mga may mga baril dyan, hindi naman po pwede na ganun baril agad ilalabas kapag mainit yung ulo. Ang problema lang dito mga katropa, dahil lasing daw ito, sabi nga ni Boss Tony, ano, lasing itong lalaking to. At akala ko mga tropa, pagkakaalam ko, ibang lugar, hindi lang pala mga tropa, dahil dyan mismo sa village, ano, itong lalaking to, dyan mismo nakatira. So nakakatakot to mga tropa, dahil hindi pa daw nakikipag-usap sa kanila pati ang pamilya nitong itong taong tong nagdala ng baril. So masabi ko lang dito kay Bon, so mag-iingat po lagi kayo ni Carlin, dahil hindi pa natin alam ang mga susunod na mga pangyayari. So mabuti po kung mayroon na po kayong security dyan na nakabantay. Okay? Kaya pala nangyari yan mga tropa, no? Dahil siguro sa parking ng sasakyan mga tropa. Dahil sabi pa nga ni Bustuni na yung si Bundo ay nagpa-parking dyan mismo. Ibig sabihin, pagkakalam ko lang mga tropa, no? Siguro yung pinagpa-parkingan niya, pinaparkingan ni Bon Ordona. Hindi ko lang alam, ano, basta mayroon lang nabanggit si Boss Tony na sa about sa parking, ano, ng sasakyan. So ibig sabihin talagang dyan din, kapitbahay lang nila sa village itong taong to na nagpakita ng baril. Sa katapangan niya, yun, pinakita niya yung baril niya at kinasapa mismo dyan sa harap nila. Dito kay Boss Tony, ano, na kinasa daw yung baril. So nakakatakot po yun mga tropa, hindi po dapat pwede yun. Meron po talagang mga tao na matapang po dahil meron silang dalang baril. Yun po mga tropa, no? So wag naman po tayo ganun maging patas po tayo. Kung matapang ka, wag po tayong gagamit ng kahit anumang violins. Okay? Baril o ano pa dyan. Yung ano lang, lalaki sa lalaki. Diba? So sana po ay mabigyan ng leksyon nitong taong to, ano? So tama po ang sinabi ng mga pulis, ano, na wag lang idaan sa bladder, dahil ang bladder wala po yan. Walang ano dyan sa bladder, kaso agad yan. So yan ang maganda, at nakagawa na sila ng police report dito sa nangyari, ano. Masabi ko lang sa mga BG, ano, so mag-ingat po lagi kayo dyan sa village nyo, dahil sabi pa nga ni Bustone na hindi pa daw nakipag-usap itong taong to pati ang pamilya niya. So ibig sabihin po talagang may galit dito, may galit sa pamilya ni Bon itong lalaking to. Kasi pagkakalam ko, kasi bago pa lang sila Bon lumipat dito, ano, mga isang buwan pa lang siguro. So siguro yun ang ano sa itong lalaking to, baka naiingayan or whatever, o sa parking. So kung sa parking lang naman,
maliit na bagay lang po yun. Hindi po yung magdadala ka agad ng baril. So sa taong yun, ano, huwag ka naman pong ganun. Ang babata pa nila, Bon. At isa pa, wala pong mga baril dyan na mga BG dahil mga bata pa po yun sila. Ang ginagawa lang po nila dyan, yung pag-i-stream, pag-vlog. At isa pa po, may asawa po ni Bon ay pregnant po. Paano kung mayroon nangyaring masama? Di, dubli ang kaso mo. Ikaw ang lalaki ka, nagdala ka ng baril. Napakatapang mo dahil may baril ka. So, yun lang mga tropa. No? Medyo nainis lang ako dito sa lalaking to nagdala-dala ng baril. Hindi naman pinutok. Kung kinasa mo, dapat pinutok mo. Kung talagang matapang ka. So, masabi ko lang kay Bon. Bon, mag-iingat lagi kayo. At isa pa, buwan ng kapanganakan ni Carlene. So, congrats po sa inyo, Bon. So, lagi lang po kayo mag-iingat paglabas nyo ng bahay. So, marami po nagmamahal sa inyo. So, yun lang po mga tropa, no? Maraming salamat po at ingat po lagi kayo. Peace out. Subscribe.